Kamusta mga ka-dooms? Bibigyan ko kayo ng tips kung paano mabilis mag-progress dito at kung ano-ano mga factor na makakaapekto sa laro mo. Yan ay pagtapos ng intro. Una sa lahat mga ka-dooms, dapat maset mo yung daily routine sa laro na to, no? So isang factor doon ay dapat malaman mo ang game reset every day. So yun nga, kung nasa Pilipinas ka, ang game reset ay tuwing 8 ng umaga. So importante yun mga ka-dooms, kasi doon mo malalaman kung kailangan mo bang mag-log in bago mag-reset, or ayun nga, pwede ka na bang mag-log in after na ba ng reset? Kasi nga, kung halimbawa, sa mga events, may mga hindi ka pa natatapos na task or may kailangan kang i-claim na rewards, kailangan mo mag-set ng alarm, no? Na kailangan mo mag-log in before mag-reset para makuha yung mga yon. Ganon din, kung ano, after ng reset na, kailangan mo mag-log in para masimulan yung mga bagong tasks, daily missions, maklaim yung urgent order sa Z-Virus, ganun din sa memory trip. Yan, may timer naman, may kita nyo. And then yung arena doom, marereset din yung chance nyan by 5. And then yung radar quest, yan, magrereset na rin yan. So yun nga, ang ginagawa ko ay dapat tuwing reset, matatapusin mo yung radar, i-claim mo yung mga rewards sa campaign, and then farm ka, no? And then balik ka ulit after 2 hours or 3 hours, depende sa kung gaano kabilis ka mag-farm ng isang nodes. Yun nga, nakadepende yun sa research mo, no? And then sa game time reset, doon din ako base yung mga major events like Top Commander. Every phase, nakadepende yan sa UTC, no? Yun nga, kung nuwari ito, phase 4 na kami. So after ng reset, magpo-proceed na siya sa phase 5. So yun nga, kung di mo pa natatapos yung mga quests, yung mga rewards hindi mo pa naka-claim, kailangan mo mag-log in. Alam mo na kung paano aralin yung oras o basahin. And then yung mga sa building, no, sa mga village, towns, ayan, nakadepende rin yan sa game time reset, sa mga gate, no. So kung halimbawa, yun nga, kung bago pa lang yung region nyo, mag-open pa lang for the first time yung mga town. Kaso, yun nga, may katabi kayong clan na nakadikit din doon, balak din kunin yung reward. So, alam nyo, pwede nyo planuin kung kailan kayo mag-online para may pag-compete doon, or kung sakali sa gate, dapat, yun nga, mag-online kayo before mag-open. So, pwede kayo mga pag-push kung maunahan nyo sila sa pagkuha ng gate, no? Or ma-depend nyo ito ng pabuti. Next mga ka-dooms ay yung pag-maximize, no, ng use ng store. So nga, pwede mo bilhin yung mga items na resources lang yung kailangan mong spend, tulad niyan, no? Battle spell, battle manual, ganun. Refresh, yan, legendary badge, yung pwede ka makakuha ng hindi nag-spend ng gem, at babayaran mo lang ng resources. Yan. And then every 3 or 4 hours, nagbubukas to, so antabayan mo lang mabuti. And then bilhin nyo rin lagi yung mga hero badge na green at blue, no? Kasi sa future, may event na hero call ang tawag, kung saan pwede mo i-exchange yung mga badge or yung mga
relic, no, to other in-game items. So yun nga, kung marami kang ipon nun, mas marami kang mag-claim na or may exchange na items. And then next, kung na-maximize nyo na yung paggamit na store, no, pagbili sa Mysterious Merchant, so para ka na rin bumili ng isang pack na worth 250 pesos na item sa mall, dahil nga sa pag-claim ng mga pagbili ng mga speed ups at saka resources, mga items sa Mysterious Shop, pwede na tayo mag-proceed sa paggawa ng farm account, no? Yun nga, magandang bagay na mayroon kang farm account, kasi nga dito ka pwede kumuha ng resources na kailangan mo sa pag-upgrade ng shelter, ng mga buildings, as well as pag-train ng mga troops. So hindi ka na ma-problema sa pag-pa-farm, hindi ka na magsaset ng oras din para alamin kung kailan ka dapat mag-login, kailan ka pwede mag-farm ulit. So yun nga, malaking bagay rin. Habang tumatagal din, syempre, ina-upgrade mo rin yung mga farm mo. Yan. Tulad ko, meron akong apat na farm. So, hindi naging problema sa akin yung resources. Natutulungan ko pa yung mga ka-alliance ko na nangangailangan ng resources. Yun nga, sinasama ko rin tong mga farm ko sa Pompeii at saka sa Island Raid, no? Later on, gagawa tayo ng mga video tungkol sa battlefield, no, kung paano mag-refresh, refill, depend, tamang pag-depend ng tower, pag-push, yan. So yun nga, para magawa tayo ng farm account, click nyo lang yung profile nyo sa upper left corner ng screen, click settings, account, and then yun nga, importante na yung IGG account nyo ay alam yung email address, username, yung password, para kung sakaling di mo mabuksan, pwede ka mag-reset, forget password, and then yun nga, click change account, and then IGG account. So dito nga, gumawa na tayo ng isa pang email address, no, para lang sa purpose ng video na to, no. And then yun nga, pag gumawa ka ng bagong account, so consider as a new player na ngayon. So ang masaklap nga lang ay hindi mo may skip yung tutorial, no. So halos 30 minutes mong lalaruin yun para matapos yung tutorial, and then hanggang sa pwede na mag-zoom out, no. Pwede mo na mag-click tong icon sa lower left ng screen, tong region. Ayan. Pwede mo na ma-search yung map. Pwede mo na ma-zoom out. Ayan. This is the time na pwede ka lang mag-teleport sa region ng main account mo, no? Yun nga, importante na dapat ilipat mo na siya pagkatapos ng tutorial. Bakit? Kasi yung item na immigration, mag-expired ka agad to, immigration order. So meron kang isa panglipat ng region, and then as well yung newcomer relocator, no, para pwede mo siya itabi sa main account. Ayun nga, lipat na natin siya, paliparin na natin siya sa region 11, no, kung nasan kami. Ayan, search mo lang dito region, and then yun nga, ang main account ko ay nasa East War Zone. Click immigrate and then migrate. Yan. So, successful na daw, no? Pwede tayo mag-login ulit. Yun nga, magagawa mo lang to pag na-master mo na yung daily routine. Yung oras, alam mo na kung kailan ka dapat mag-login at mag-break, no? Yun nga, magkakaroon ka ng maraming oras para magagawa ng bagong farm account or new farm account. So yung account namin ay nandito malapit sa village 2. Yan, nakita nyo.
So ite-teleport ko lang siya dito para pwede ko na siya itabi. So ganun lang guys, madali lang gumawa ng farm account. So yun nga, subukan nyo para hindi kayo ma-problema sa resources, no? At so yun nga, sa future pwede nyo siya maisama sa battlefield, no? Yung troops niya kasi ay pwedeng pang depend, pang join ng rally. Yun nga, kumbaga mas madadagdagan yung troop count mo, no? Kasi nga yung mga farm account ay pagmamayari. Tips ko sa inyo mga kadooms kung paano maglipat ng resources from farm account to your main account is sunugin nyo na lang yung farm account nyo, no? Mas effective to at mas mabilis kesa gagamit kayo ng trading post, no? Saka yung trading post ay may daily limit lang kasi. So depende sa level ng trading post nyo, no? Kung gaano karami ang pwede lang i-transfer through it. So yun nga, kung susunugin mo yung farm account mo, siguraduhin mo lang na nasa labas yung troops niya, no? Naka-camp lang outside lahat. So wala kang ititira sa loob ng shelter ng farm accounts mo. And then i-leave mo lang siya sa alliance mo, and then pwede mo na siyang atakin. And nga, idikit mo rin sa main account mo yung mga farm mo so that yung travel time ng march time papunta sa farm account, pagsunog, pabalik, etc. etc. ay mas mabilis din. And then ginagawa ko yun every week bago matapos yung weekly reset, no? May weekly reset din kasi tayo eh. Every Monday yun, 8 AM, kung saan magkakaroon ng weekly rewards sa Arena of Doom, and then sa Alliance Technology Donation, yan. May mga weekly rewards yan, no? Mas mabilis pagsunog na lang sa farm account kaysa gamitan ng trading post. Mga ka-dooms, sana marami kayong natutunan. Huwag nyo kalimutang mag-like at subscribe. Comment nyo lang yung mga tanong nyo, sasagutin natin yan. Pwede nyo rin ako i-chat through in-game. Hanapin nyo lang ako sa Region 11, PHSS ang clan, Kratos ang IGN. See you again in the next videos. Thank you, bye-bye!